maglagay muna tayo ng something sa lips para hindi naman siya sobrang... Ayan. Sobrang dry ng lips natin. Ito yung gaka-quiet, okay? I don't know, maybe it's a different brand. Hi guys! Ayan, medyo hindi ako masyado makapag-nanga dahil medyo namamaga pa yung part ng dito ko. Hindi pa siya masyadong okay from Jotox. So, kung gusto nyo ng video or malaman about that, about Jotox, kung ano yung naging effect sa akin, abangan nyo na lang. Hindi ko alam kung pag-upload ko nito, makaka-upload ako agad about Jotox, but antayin nyo yung video about that. So, ngayon, andito ako ngayon para i-share sa inyo Get Ready With Me. Sa mga hindi pa nakaka-try, check nyo yung before and after ko sa paggamit nito. Pero before that, maglalagay muna ako ng tinted sunscreen. Ito na lang yung ginagamit, as in promise. Nakapag-prep na ako ng skin. Hindi na ako masyadong, ano yon, hindi na ako masyadong nagpa-foundation talaga. As in, kasi... Ayun, mas sabi ko nga lang kung sinasabi na invest talaga sa skin. Kasi, ano eh, I mean, napansin ko rin na baliwala yung mga mamahaling ding makeup kung yung base mo mismo. Ay, can you stop, buddy, please? Yung aso kasi namin inangat-ngat yung pang-workout ng asawa ko. Yung napansin ko kasi na baliwala yung mahalang makeup mo kung yung... Kung yung base mo hindi siya okay, like ang daming mga hindi man, well, normally mga imperfections. Pero guys, may pag-asa pa. Ayun, invest talaga sa skincare muna. Kung talagang ang skin type natin is very sensitive, like my skin talagang ano siya eh, tawag dito. Lumala siya nung parang after ko ng mga anak. Parang bumalik na naman yung PCOS ko. Although may PCOS na ako, na-diagnose ako before na bago ako mabuntis. Kaya sabi ko before, parang yung last check-up ko na bago ako mabuntis, 2015. Sabi ko, sige, mag-ano muna ako, mag-enroll muna ako sa boxing, ganyan. Kasi sabi ko, siguro hindi pa talaga time kasi nga may PCOS nga daw ako. So, ayun, mas lumala siya nung nagkaalak ako. Akala ko nung pag nagkaanak ka na, parang as in, malilesen yung pimple mo, ganyan, pagka-sensitive. But thankful ako sa Dagluta Lounge, kasi talagang malaking help yung mga facials, mga treatment sa face, yung mga laser nila, ganyan. So, it helps din. Talagang kaya sabi ko, mag-invest talaga kayo sa skincare. So, ang dami ko nang sinabi dito pa lang tayo sa tinted sunscreen. Nakaka 3 minutes na tayo pero sana may kabuluhan. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo talaga. Ito na yung lagi kong ginagamit. Actually, maganda rin to. Kaya lang medyo mas makapala yung coverage niya. Ito is nabili ko lang to sa Shopee. 100 plus lang. Yung ginagamit din to ng mga makeup artist. Pero ito kasi very light lang sa skin and very magaan lang talaga siya. Parang ganun yung feeling niya. So, nagustuhan ko talaga siya. And hindi mo kailangan sobrang mag-retouch na mag-retouch. Kasi parang, yun nga lang, ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito, magiging honest ako. Siyempre, hindi naman nila rin kasalanan. Dahil acidic ako, so medyo talaga, or hindi siya medyo, nagda-dark siya kapag sobrang tagal niya na sa skin ko. So, ayun lang. So, sabi ko nga lang, kung sinasabi pag gamit ko yan, mali ako dahil dapat kinuha ko yung sobrang puti. Kasi hindi ko naman ina-expect na ganon. So, ayan, before anything else, kapag ganyan, makikilay muna ako, papatuyin ko muna. Ipisiset ko muna yung tinted sunscreen. And then, makikilay muna ako. Actually, gusto kong itry yung ginagawa nila dun sa TikTok na nakita ko, na gumagamit muna sila ng polish na lead adhesive. Ayan, sobrang ganda rin talaga nito. Gagawa ako ng separate video sa review ko nito kasi talagang sobrang ganda niya talaga, promise. Ewan ko lang kung ito na talaga hinahanap ko sa para sa kilay ko ha, pero itatry lang muna natin for now. Nilinis ko to para magamit ko. Siguro antayin muna natin matuyo. Pero in fairness ha, kahit hindi na ako maglagay ng kilay.
ang dikit niya. Sana lang tumagal siya. Babalitaan ko rin kayo. Uy, grabe. Ang ganda. Wow, nag-set na agad. First time kong tinay ito eh, pero... Ayan, nag-set na siya. Mas madikit yung kilay ko ngayon. Good luck! Para lagyan ko naman yan ng ano mamaya. Stop! Body, no! Why? What is he doing? Just get there. Yung ano ko talagang binabantayan yung aso namin. What's he doing? Mom, the electricity! Maganda namang siyang nag-set. Ayan, medyo... Medyo namuti siya kasi nakikita ko ginagamit nila to, pero try natin. Hirap. Nahirapan ako ng kaunti. Kasi nag-set siya, pero gawa rin ang paraan. Ang hirap yung lagyan. Try ko nga itong binili. Ito, sobrang ganda rin ito. Stroke na to. The best. Ang tagal na nga nito. Feeling ko expired na to. Ay, mas okay pala itong gamitin sa kilay. Kapag ginanto mo. Actually, ah, yung pangkilay ng stroke, sobrang ganda niya. Ito lalo. Sa mga nabili ko na ano ha, na mga ganito rin. Kasi mga nag-try ako eh. Or kapag hindi kayo medyo masaya, kapag hindi kayo medyo nasanay sa ganyan, huwag kayong mag-worry kung nakapalan nyo or what. Kasi concealer lang katapat niyan. Sobrang concealer lang talaga. Lilinisin nyo lang siya para mas numipis. Yun yung ay! Let's choose a lot of crumbs then, Tony. Lang siya. Yung natutunan ko na kailangan lang talagang i... Concealer. Basta yun lang, concealer lang talaga yung katapat niyan. Yan lang gagawin nyo. Para mas manipisan lang siya. And then, next naman is... Sa eye bags ko. Nag-iba na naman yung color, no? Kailangan ko ayusin yung settings ng camera ko kasi gusto ko as much as possible sana. Yung walang, ano, yung natural light talaga. Ayan, concealer lang. Ito lang talaga yung usual na ginagamit ko. Yung concealer ko is, gustuhan ko rin to. Oh, Get no! Ready With Me. Ayan, pasensya nyo ni anak ko sa background. Ay, ito. Itong dalawa. Ayan. 06 and 09 ng Get Ready With Me concealer kasi sobrang nagustuhan ko talaga silang dalawa. You sit in daddy's chair first for a while, please. Ito lang naman, gagawin nyo na lang pa. May gusto lang kayong pantakpan kung kulang pa. Tsaka ngayon, natutunan ko na less is more talaga. Okay nang makita imperfections natin. Wala, ganun talaga. Accept nyo na lang talaga na ganun na talaga. Pero, nalilesen siya dahil sa... facial ng The Blue Talange, yung vampire facial, tsaka yung carbon dull facial nila, sobrang the best yun. So, saset muna natin yan. While waiting, ayusin ko muna yung pilik mata ko and lagyan ko muna yung part ng dito ko ng powder kasi mamaya, alagyan natin yan ng mascara. Ito yung ginagamit kong pang contour Jordan ng Colorette. Wala lang iba. Kasi gustong-gusto ko talaga to yung Colorette. As in, nung pandemic na lagi silang nag pa buy one take one ako.
hoard. And natutunan ko, kaya kung mapapansin nyo, ganito ako maglagay ng bronzer. Kasi nakita ko yung bagong technique sa TikTok. Ginaya ko lang. Ayan. Ginaya ko lang yung bagong technique nila na pinapaabot sa baba. Parang pa ganyan siya. Ayan, pa ganyan. It takes a lot of patience talaga kapag magbi-makeup ka, lalo na kaya pag gusto mong medyo hindi naman pulido, pero patience talaga. Kailangan matyaga ka at ayan. Kasi ang gara naman pag hindi naman masyadong mahahalata kasi, 'di ba? Maganda, 'di bali ng slowly but surely. Ayan. And then for my cheeks, sobrang gustong-gusto ko 'to lately. Yung Fruity. Actually, Get Ready With Me tsaka Colorate lang talaga ginagamit ko lately. Alam niyo naman ako, hindi talaga ako masyadong bumibili ng mga mga high-end na ka-trainer naman ako, pero hindi naman kasi ako masyadong umaalis, so hindi pa ako, wala pa ako dun. Tsaka yun nga, sabi ko nga, nag-start muna ulit ako sa skincare. Fruity to ng Get Ready With Me, yung ano nila, lumang version. Kasi meron ng bago, pero inaantay ko pong mag-sale. Hindi naman ako nagmamadali. Alam niyo na, mas wise na tayo ngayon. You go, lower down the volume. Ayan. And syempre, kakapalan ko pa yan. Kasi mamaya, pag may powder na, makikita niyo yung difference. Meron ako nung lahat ng volume 1 ng Get Ready With Me. Kinakapalan ko talaga, huwag kayo masyashock, pero biniblend ko naman yan ng bonggang-bongga. Hindi ko pinapabayaan yan kasi kailangan. Blending is the key. Papakita ko sa inyo yung difference ng Get Ready With Me na velvet setting powder nila. Ayan. But before that, magkakabit muna tayo ng false lashes. Ayan. Kakabit muna tayo ng false lashes para mas magstay muna or mas maabsorb muna ng face ko yung nilagay ko. Wait, kunin ko na yung curler ko. Ayan. I-curl muna natin. Actually, meron pa akong mga puti-puti sa pilik mata, pero ayaw pong matanggal eh. Ayaw pa niyang matanggal, pero okay lang. Mag-ano na muna. Ito yung gamit ko. Maybelline. Ang ganda rin ito. Actually, kung mahaba na yung pilik mata niyo, ang ganda rin ito. Pang ano lang. Ayan. Maganda to kasi makapal siya. And syempre, gagamitin ko yung polish. Grabe, sobrang pak na pak talaga to, as in. Ito, pwede ko pang gamitin. Hindi pa naman siya, may mga white-white. Pero hindi na ako naglalagay ng mga, tawag dito, eyeliner. Kasi tinatamad lang ako. At saka parang feeling ko, hindi ko feel. Pag-feel ko lang minsan, pero hindi ko feel ngayon. Weird, di ba? Tayong mga girls, depende yan. May mga mood talaga na minsan feel good ka, minsan ganadong-ganado ka, minsan hindi naman. So, ganun lang yon. But it's okay. That's normal. Diba? So, papatuyuin ko muna siya. Ito yung gamit ko, polish. And, kung medyo naman may mapangaputi-puti pa, pwede nyo na malagay ng eyeliner. Depende naman yun sa inyo. Kasi minsan, kung mahilig kayo lalo mag-picture, makahalata. Yung puti-puti. Pero ako baka lagyan ko kasi medyo may puti siya. Na-addict na ako maglagay ng pilik mata lately. Kasi natutuwa ako sa pandikit ko. Waterproof. Talagang hindi ka iiwan. Kapit na kapit. Parang kabet char. Ay, nako. Kapit na kapit talaga siya. Sobra. Ayan.
O, diba? Mas, tsaka mas buhay talaga yung mata. Ngayon ko lang na-realize na maganda pala talaga. Pero ako gusto ko kasi, dikit ko na lang para maiba rin yung itsura ko na minsan wala, minsan meron. Yung ganun ba? Ayoko yung parang masasanay na lang kayo na parang lagi kang naka-glam makeup, ganyan. Mas okay na yung magdikit ka na lang. For some time, okay lang magdikit kayo. Ganyan. Pero kasi for me, pag umaabot na siya ng mga 1 to 2 weeks, lalo na yung mga extensions, nagkakagulo-gulo na. Kung may time ka, why not? Pero ako gusto ko, minsan simple lang, wala akong lashes, minsan meron. Para minsan may changes naman sa face. Hindi yung parang nasanay yung mga tao na meron ka, tapos biglang pag nawala, parang na-haggard pag walang lashes. Yung ganun ba? So, hayaan mong, natural lang din. Tsaka maging confident ka lang. It doesn't matter, di ba? Kung may pilik mata ka or what. Basta confident ka, it shows naman talaga. Ayan, dami ko nang sinabi, di ba? Pero, yun lang yung, sa akin lang yan na, kasi, talagang na-try ko rin before na talagang mag-lashes lagi. Ganyan, pero parang, wala. Gusto rin ng husband ko. Di rin dahil gusto rin yan, sunin ko, pero alam ko naman yung okay for myself. Pero, sa dami ko nang na-try, nag-try din ako kasi, syempre, curious, may times na curious ka talaga, so matry lahat. Yun, na-realize ko na mas okay na minsan na parang minsan ka lang mag-glam ng makeup, parang ganun. So, yun. So, wait lang. Patutuin ko muna, babalik ako. So, pwede ko naman to ilagay. Excited din, no? Gusto ko rin ma-try kung medyo wet pa siya or ano ba talaga dapat. Pero in fairness, ha? Tumidikit pa rin naman siya. Kailangan natin ng tool para mas dikit. Kasi kahapon nakaangat to eh. Hirapan ako yung magpanggap. Pero sa iba, sanay na sanay gumamit ng tools, no? Ito kahapon nakaangat to eh. Pero kailangan kong ma-perfect ngayon na hindi siya umangat. In fairness, kahit basa pa siya konti, dumidikit pala siya hanggang sa matuyo na lang. Kailangan talaga gaganunin yun para dumikit siya sa lashes niya. Ganun pala. Tignan nyo. Dahil dyan natututunan ko na talaga, mas napapadali yung buhay ko. Dapat talaga nakapikit, tapos igaganito, ipipress mo. Ayan. Mas better siya ngayon. Siguro para hindi kita yung puti, later lalagyan ko na lang ng eyeliner. Pero hindi naman nagsistay yung white niya. Ang dami ko nang sinabi, pero at least baka makatulong sa inyo. So, ito na talaga. Ito na yung Get Ready With Me Velvet Setting Powder. Kita niyo yan? Yan yung, dito ko muna siya ilalagay. Or gusto niyo dito na lang. Dito na lang muna. Ayan, ganyan ako maglagay. Ginagamit ko to. And, tingnan niyo to. Where is he? Sister! Okay, good. Kita niyo ba yan? Kita niyo yan? Diba? And kita niyo yan, medyo ganyan siya. Half muna. Grabe, ibang klase talaga to. Nabu-blur niya yung appearance ng mga open pores mo. Tingnan niyo to, yung ito na yon and dito. Diba, ibang-iba. Tsaka, although syempre kita pa rin naman yung mga open pores mo, pero yung kapag tinignan ka, parang hindi mo mahalata talaga. Talaga mabublur niya. Ayan, tingnan niyo. Yan, kita niyo ba yung mga open pores ko dyan? Ayan. Lumiit na yan because of the glutalounge. Pero tingnan niyo pag may powder na. Diba, kita niyo ba yan? Ayan. Talagang ano siya, kumalma. Sabi sa inyo, matatanggal yung mabubura yung blush on ko eh, pero okay lang yan. Ayan, di ba grabe? Sobrang ganda talaga nito. As in, sobrang perfect na powder. Tsaka hindi ko na siya dinadala. Ano na lang siya? Iniiwan ko na lang siya. Tapos di na ako i-retouch. Mamaya, na lang ako. Tissue na lang kapag medyo pinawisan. So, ayan. After that, nose line na. And maganda to sa isa na bili ko sa BYS. Kasi gustong-gusto ko yung highlighter niya. Tapos, ang ginagawa ko pala kapag medyo nabura yung, or nag-light yung blush on ko.
Although sa personal, meron sa, ito sa camera, medyo na wash out. Itong ginagamit ko. Itong dalawa. Tapos ganyan, tapos konti lang. Para magstay lang siya the whole day. Actually, ito na yung makeup ko the whole day. Hindi na ako na... Wala nang retouch-retouch. Tissue na lang. Kasi mainit din naman, di ba? And ito yung gamit ko, yung NARS, as always. Ayan. And the nose line na tayo. Actually, nung nag-enroll ako ng makeup school, ang dami ko talaga natutunan, pero kailangan talagang i-practice siya. Hindi lang enough yung parang alam mo lang yung techniques, ganyan. Kasi kailangan mo rin siyang aralin. Hindi lang basa-basa na parang okay, nag-aral ka, tapos wala na, okay na yun, ganun. May mga dami ko natutunan sa kanila na kailangan kong i-refresh sa sarili ko na para mas ma-enhance yung ganito ko. Diba? Tsaka depende rin talaga, wala talagang na-realize ko na wala talagang proper techniques or technique sa pag-makeup. Depende yan sa'yo kasi iba-iba tayo ng face shapes. Alamin mo lang yung face shapes o yung face shape mo. Tapos from there, yan, pwede mong paglaruan yung face mo. Practice, practice, practice lang talaga. Tsaka blending, blending lang talaga. Yun ang talaga kailangan mong pag-aralan and then you're good to go. Talagang mas mabilis ko talaga siyang matututunan. And then, ito yung gusto ko dito. Pinaghahalo ko to. Ito talaga yung pang ano, highlight. Kaya lang, pasaway lang ako ginagamit ko to sa nose ko. Kasi, feeling ko nakakadaya siya ng tangos ng nose. Ganyan. Actually, dapat dito lang tsaka. Pero wala. Depende nga sa inyo yan. Depende. Basta as long na nabiblend mo yung makeup mo ng maayos, okay lang yan. Tapos ito, konti dito. Then, ayan. Kasi ang ganda talaga dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos konti lang dito para kunwari, ano, nagparay na tayo. Char. Hi ko yan. Hi ko ng The Glue Talon. Si Skate Yap yung gumawa niya. So, ayan lang. And yung lipstick ko, baka palitan ko to later nang hindi siya mas mabubura. Baka Maybelline. Pero patuyuin ko muna. So, ayan lang. Grabe, alam nyo, sa ilang weeks ko na tong ginagamit, itong Get Ready With Me na to. Grabe, sobrang ano niya, sobrang ganda talaga. Nakita niyo naman guys, nagbo-blur talagang tignan and very light sa skin talaga. Sobra, wala ako masabi. And after niyan, para hindi naman sobrang powdery ng face, itong ginagamit ko. Ayan, Fresh Collagen Face and Body Mist. Ang ganda kasi rin ito sa face. Nakaka-refresh talaga and ang ganda niya, maganda sa face. Ang ganda ng effect ng makeup mo. So, ayan. Andin ko lang matuyo, then ready to go na ako. So, ayun lang, guys. If ever, punta lang kayo sa Shopee, hanapin yung Get Ready With Me, si May Layog, yung may-ari nito. Or, ito yung kung... Ito, maganda rin siya, pero mas makapal lang yung coverage niya. Pero, ginagamit din ito ng makeup artist. Pero, ito, mas bago to sa market. Ayan, try nyo rin. Sa price niya, sobrang laki ng difference. Pero, kung nagbabudget kayo, pwede rin naman kayo dito. Kung may budget kayo, why not go for this brand? Kasi talagang sulit naman and very light lang din sa face mo. Ito kasi, maganda siya, kaya lang medyo since makapal yung coverage niya, kapag parang feeling mo minsan sa face mo, parang may makeup ka talaga, parang may powder. Kung ganun, sa tingin nyo, kung yun lang muna yung budget nyo, daanin nyo na lang sa mga face mist na lang muna para mas mag... quite to go. Para mas mag-blend siya. So, ayan. Yun lang naman. Thank you so much guys for watching and God bless. Bye! So, guys, this is my final look. Nilagyan ko lang yung hair ko ng Gambit. Ayan. Sa husband ko to hiniram ko lang. But, ayan na. Ito yung look ko for today's gala. Ayan. Sobrang cute. Sinagyan ko lang siya ng hairpin for a change lang. So, ayan lang guys. Thank you so much guys for watching and God bless. Bye!